Mga kapuso, isa sa bawat 300 katao, o ibig sabihin, 80,000 katao, ang tinatamaan ng tinatawag na Lesch Nyhan na sakit. Lesch Nyhan Syndrome, ang tawag po dyan. Yang pong mga taong may ganyan ay hindi mapigilan ang pananakit sa kanyang o sa kanilang sarili. Narito po ang pagtutok ni Bernadette Reyes. Hindi mapigilan ni Kim Joshua nasaktan ang kanyang sarili. Kinakagat ang iba't ibang bahagi ng katawan hanggang sa magdugo ito. Wala nang ang kukong ilan niyang daliri at halos maubos na rin ang kanyang dila dahil kanyang kinakagat. Si Kim may kondisyong kung tawagi Lesch Nyhan Syndrome. Inaral din nila yung brain ng mga pasyenteng may Lesch Nyhan Syndrome. May nakita sila na kulang na isang neurotransmitter or chemical messenger sa brain na kung tawagin ay dopamine. So dun nila ina-attribute ngayon yung mga self-mutilation at mga behavioral abnormalities sa Lesch Nyhan Syndrome. Ayon sa eksperto, kulang si Kim ng isang enzyme na nagresulta sa labis na pagtaas ng kanyang uric acid. Naapektuhan ito ang kanyang nervous system, pati na ang kanyang pag-uugali. Dahil sa sakit nito, iniwan ni Marjorie ang magandang trabaho sa South Korea para alagaan ang nag-iisang anak. Mula pagkagising, buhat-buhat na niya si Kim. Pinapakain, pinaliliguan, binibihisan. Batid ni Marjorie na panghabang buhay na ang kondisyon ng anak. Sa kabila nito, hindi siya nawawala ng pag-asa. Una talaga lahat na magising ako, makatulog ako lang nasa isip. Yung himala. Kasi sa kanya lang naman talaga ako. Sa kabila ng kondisyon ni Kim, pilit binibigyan ni Marjorie ng normal na pamumuhay ang anak, kahit madalas daw sila nakakatanggap ng panlalait. Paminsan yung mga negative, ano, nasasaktan ako. Ba't kailangan kong papasukin, wala man yung matututunan at ganyan na nga. Minsan pagkakatalikod ng tao, umiiyak na lang ako. Kaya bukod sa tulong pinansyal, higit daw nilang kailangan ng pangunawa at dasal sa pambihirang sakit na ito. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras.